to reaction po tayo. Siyempre, alam ko naman po maraming magagalit po sa akin at mababa si Mami Tans dito. Pero, siyempre, ako po kung ano nakikita ko. Gaya ng sinabi ko, neutral po lang ako. Hindi ko po binaba si Mami Tans. Natural, dahil nag-react po ako. Siyempre, mga idol ko yan, pareho ko sila mahal, kaya i-react ko po sila pareho. Dito, tingin ko, kakaiba siya. Hirap niya ipagtanggol. Nakaka-hurt lang. Kasi yung hinahangaan mo dati, ganyan na. Irritable na. Ewan ko nga ba kay Mami T, bakit ganyan na siya. Tapos na, pero binabalik pa niya. Tahimik na sana, pero para saan? Ang pagngawa-ngawa niya dyan. Hindi na sana pinatulan ang mga basa. Para tahimik na sana. Kung ang pumasok sa buhay ko ay may dalang opportunity, napakaswerte ko na. So si Sarah para ang walang opportunity sa'yo, Mami T, ha? Diyos ko, Mami T, 8 years yun. Isang taon lang makasama mo ang isang tao, malalaman mo agad na wala kang future sa kanya. Pero 8 years? At nagpapasalamat ako kay Lord kung ano man yung dala-dala niyang opportunity. But isa sa nagustuhan ko kay Army is talagang hands-on siya sa aming life in our day-to-day life activities. Oh my God! Ang sabihin mo, di mo na-appreciate mga ginagawa ni Mami P. Todo kayod na nga yung tao. Kulang pa rin sa'yo? Oh my God, Mami P! Ba't ganyan ka, ha? Sa decisions, sa words. Alam mo kasi yung mga taong may issues katulad ko. Issues, ang harsh ko talaga sa sarili ko. Sa mga kailangan i-assure ay ang mga taong kayang maging mag-teamwork at tulungan ang partner. Through words, di ba? Huh? So ano pala si Mami P? Statua? Di nakagalaw? Di ka tinutulungan? Tama ang hars mo nga. Kung ako sa'yo, Mami T, manahimik na lang ako para mawala na yung mga basher o yung mga taong galit sa'yo. Actually, di talaga mawawala yan. Mas lalo mo pang dinadagdagan yung mga basher mo sa ginagawa mo. Ngayon, feeling ko, ikaw yung di makamove on. Bakit? Kasi nakikita mo na si Sarah na masaya na at nakabalik na sa work. Kaya nung nalaman mo na okay na siya at nakita mong okay siya, nagpapapansin ka na naman. Aminin mo na, Mami T. Kung sino yung unang nanakit, siya yung hindi makaka-move on. But I am blessed at least. Eh di package, lahat nandun sa kanya. Pero yun, ano bang opportunity palang dala niya? Huwag po kayo magalit sa akin, hindi po ako expert. Sinasabi ko lang yung mga napapansin ko. Patawad kung hirap mong ipagtanggol ngayon. But anyway, I hope na patawarin niyo na ako. Okay na isa. Happy na siya. Pinalaya ako na maayos. Pinrank ako. From the very beginning, pinrank ako siya. Actually, 2 days after nung pinrank ako siya, nung may nangyari, pinagharap ko yung dalawa. Masakit man, pero pinrank ako na pinipili ko si Army. Agad-agad. Masyadong masakit ito para kay Sarah. Na ganun-ganun kadali. Na itsipuriya sa buhay mo. 8 years versus 1 day, 1 week, 1 month. Pinili mo agad si Army, agad-agad. Pero bakit nag-iingay ka ngayon kung talagang siya ang pinili mo? Manahimik ka na lang. Para yung mga nagmamahal pa sa'yo, di na masaktan. Pareho ko kayo mahal ni Sarah. Pero nasasaktan ako para kay Sarah ngayon. Sa ginawa mo, masyadong masakit. Pinagharap mo pa. Tapos pinili mo, harap-harapan si Army. Parang bumabalik lang sa dati yung ginawa mo doon. Diba?